Aba, so ito, yung, meron tayo isang nag-tweet dito, oh, sayang daw pala, married na yung ating food vlogger. Eh, pero kung nakita lang nila yung wife niya, sasabihin niya, si Loveland. Sasabihin niya naman, ang swerte pala ni food vlogger. Oo, talagang ano yan, napakaganda. Yung mga, yung isa si, may mga na nag-tweet pa parang dito. Parang hindi siya mahilig kumain kasi slim-slim niya. Kahit di ba natin, hindi pa tayo masyado. Siguro, hindi mo na talaga pinakain kasi lagi mong pinipicturan. Hanggang sa lumamig na, wala na siyang, ano, gana. Actually, parang tingin ko, pumapunta sila sa mga restaurant para lang magkuha ng picture. Ganun ba ginagawa nyo? Minsan, kakain kayo sa labas para lang to take pictures and then you vlog about it? Minsan, ganun. Minsan kasi gusto lang talaga subukan yung isang pagkain. But ang satisfaction na kuha namin doon ay, well, para sa akin, yung photography since outlet, nakakapaglibang ba? Oo, nakakalibang. Oo nga naman. To the point na halos hindi, kumbaga mas gusto mo na talagang kunan yun more than anything else like landscape or portrait. Pinakamadali dahil halos araw-araw kumakain naman din kami. Oo naman, kahit ang bulat eh. Hindi mo na kailangan hanapin yung sa Maski sa bahay doon. Maski sa bahay doon nagpa-practice. Kung ano nilaluto nyo, meron mga ganun. Oo nga, oo. Siyempre, ikaw Richard, ikaw ba talagang bumili ka pa ng camera because yung ano na yung hobby mo dyan at para mas maganda na? Oh, nag-invest ka na, ika nga. Pero hindi naman ako yung super invest. Kung ano lang kailangan, yun lang binibili ko. So pag pumasok ka talaga ng restaurant, nasa isip mo na agad, kukunan ko to ng picture, yung o-orderin mo. Usually yung first time. Kaya mas masaya yung second time. Kasi kain na lang. Kasi si Richard, napakitaan na tayo, pero ikaw, Ray, halimbawa sa ganitong klase ng lighting, paano pa pagagandahin itong pandesal na to? Bakit yung akin parang ano lang? Eh kasi maliit lang. Paano mo aanggulahan? Ang kuha mo, Maris, malambot, maputla ang pandesal mo. Oo nga eh. Pero may mga editing na kasi ngayon yung mga ano, di ba? Ayan, siguro. Halimbawa, paano mo pagagandahin yan? Paano mo pagagandahin yung simpleng kape at pandesal natin? Ay, maganda naman daw yung lighting. Ang placing. Oh, bigger placing. Yung angle siguro. Sige, pwede kang tumayo kung gusto mo para talagang ma-achieve yung perfect angle. Pinipindot lang yan eh. Pinipindot-pindot lang yan eh. Ganyan. Okay, kaya nga, tagal eh, di ba? Matagal-tagal din yan. Tingnan mo, bago makunan. Oo, matagal din. Eh, kung gutom na ako, sisirahin ko na talaga. Nalagyan ko pala ng flash. Pero masasanay din kayo. Masasanay din, wow, magandang nga. Ibang-iba sa kuha mo, Maris. Grabe ka naman. Andali, Kaya lang, hindi nakita yung kapit-balita. Ibang-iba sa kuha mo. Nakikita niyo ba? Pakita mo nga kung paano kumuha si Ray. Hindi, di ba, Instagram ko to, tsaka itetweet ko para sa mga followers namin. Talagang nakikita niyo. Parang yung kaibahan ng kuha ni Ray at sa kuha mo. Ang laki ng difference, Maris. Sobra. Grabe, ang gulo lang yun. Yun pa rin naman yung pandesal. Okay, ano yung mabibigyan yung tips sa mga gusto maging food photographer? Ikaw muna, Richard. Medyo kailangan mo mag-invest kasi kakain ka. Mag-invest ka sa? Ay, kailangan mo pera para sa pagkain. Kailangan mo pwedeng kunin lang yan. Kukunan mo, tapos ibalik mo na, di ba? Kailangan mo bilhin yung pagkain. Okay, so invest. Number two, Practice. Yun ang pinaka. Practice. Sa umpisa, hindi mo alam kung paano bakunan yan. After a while, makikita mo na parang pagdating pa lang, alam mo na kung anong gagawin. Ikaw naman, Ray. Same. Ang important talaga doon, practice. Saka maganda kung may magandang equipment kayo. Yes. Pero kahit anong camera naman, ang idea doon ay ma-maximize nyo yung potential ng kahit point and shoot na camera lang or kahit yung cellphone camera lang. Merong magagaling na photographer, iPhone lang ang gamit, tapos ilalagay lang lahat sa Instagram. Ito ang mga tao. So sa practice nyo, natututunan yung tamang pag-aanggulo, yung tamang lighting, yes. Kung paano mas pinatitingkad yung kulay dun sa, halimbawa, sarsa, ang hilig ko talaga sa sarsa. Nahilig ako sa food na may sarsa. Oh yeah, sabi nito si Patrick, katapusan, araw-arawin niya panonood ng kape at balita. Oo, tama yan. Diba? Ang dami matututunan dito request, eh. May request, focus nyo nga yung wife ng food vlogger. Ay, pasokin lang natin. Iwag mo
kasi love land, di ba? Kung nagano kayo. Pero makita nyo, di ba? Na talagang swerte sila sa isa't isa. Oo. Love land. Hindi mo pwede si wifey. Kaya, ito yung malakas kumain, ha? Makikita namin sa inyo kung... Halika, yeah. Ito mahilig kumain to, Maris. Oh. Kung ganyan man yung magiging katawan na mahilig kumain, hihilig na rin talaga ako kumain. Diba? Sana ako ganun. Inipakita natin yung face. Ayan. Ay, no, wala pa makeup yan. Doon sa fresh-fresh lang. Wala. Ayan. Ito yung lovely couple natin. Ang pangalan ng wife mo, Maris? Lovelyn. Lovelyn, yes. Lovelyn. Ayan. Doon sa nag-tweet. Nasabi niyo po sa pag-vlogger, sayang, nagang married na. Ngayon, masasabi niyo ba na sayang? Pareho silang swerte. Pareho kayo silang diba? Swerte. Bagay na bagay. Bagay na bagay. Anyway, maraming salamat, Richard. Thank maraming you. Salamat, Ray. At Lovelyn. Yes, at kayo nakapagkape at kwentuhan sa amin ngayong umaga. Happy holiday na. Oh, no, diba? Na. Eh, ngayon, holiday talaga. Holiday ngayon. Kayo. Tapos Christmas pa. Kahit marami kayong mapipicturean yan. Dahil pagkain.